Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong Biyernes, araw na mahalaga sa ating komunidad sa Quiapo, ang ating banal na misa, pagunita kay San Pedro Crisologo, obispo at pantas ng simbahan, nawa pagkalooban tayo ng katapatan at karunungan. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagtiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo maging dakilang tagapagbalita tungkol sa iyong nagkatawang taong salita, ang obispong San Pedro Crisologo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masaliksik nawa namin sa aming kalooban ang mga pahiwatig ng iyong pagliligtas. At ito'y matapat nawa naming mailahad sa aming ginaganap. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7th araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito ihahandog niya para sa inyo. Kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50th araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw ng 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay na handog na pagkain. Mula sa 15th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda.
Pitong araw ninyo itong ipagdiriwang sa unang araw. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayong maghahandog sa Panginoon na handog na pagkain. Sa ikawalong araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-alay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ang pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa, hipa ng tambuli tuwing magdiriwang, kung buwan ay bagot, nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon, Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat ng ito? At ayaw nilang kinanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Ngayong Biyernes na mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo, binabati namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo po'y nagkakabuklod, nagkakatipon, nagkakaisa. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Pagtutulungan sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuda. Napakasama ng panahon ito, mga nakaraang mga araw at linggo. Marami mga bahagi sa kapuluan ng ating bansa na baha, natangay ang kanilang mga ari-arian. Itong kalamidad, itong panibagong disaster at ating mga pagbasa, palakasin tayo. Levitico, Ebanghelyo ni San Mateo. Paano ba tayo pinapalakas ng Panginoon? Ang Levitico kasi, isa sa mga aklat ni Moises. Ang Exodo, itong kwento ng pagpapalaya, hinati ng Panginoon Diyos ang dagat. Merong pader ng tubig sa kanan, may pader ng tubig sa kaliwa at sa gitna. Ito yung lupa upang makadaan ang bayan patungo sa kaligtasan. Ito ang dahilan ng mga pagdiriwang. Kaya nga pag yung Levitico, yung pampari, pangliturhiya, pangritual, mga rito. Oh, kailangan dumalo tayo. Alalahanin niyo 'yon. Huwag niyo kalimutan. Utos, alituntunin, batas, ordinansa. Gawin mo 'yan. Kung hindi, ako, may babala. Bakit nga ba, mga kapatid? Alalahanin natin. Baka aplikasyon para sa buhay natin. Baka kinakalagkad lang natin ang ating sarili sa loob ng lugar na para sambahin ng Diyos. Utos na naman. Pabigat na naman ito. Gawain, tungkulin, responsibilidad. Pasanin, pabigat. Sana po hindi po yung ating pananaw. Hanapin natin ang kahulugan. Bakit ba natin ipinagdiriwang? At ang ating mga pista, merong nobina, merong piyesta, may prosesyon. Bakit ba ginagawa yan ng komunidad? Balikan natin ito sa mga selebrasyon ng pamilya. Pinapaliwanag ng nakatatanda sa nakababata. Bakit ba tayo nagtitipon? Bakit ba tayo may pagdiriwang? Bakit ba may selebrasyon? Sapagkat kaarawan mo, anibersaryo natin, dahil Pasko, di po ba? Yan ang pananaw natin. At malaga sa atin ito bilang Pilipino. Nagkakatipon ang ating mga mahal sa buhay, natutuwa tayo. Lalo-lalo kung buong pamilya, saan na kaya ng mga pagkain? Tayo nagsasalo-salo, tayo nagkwekwentuhan, tayo'y nagkakantahan, tayo nagpapalakpakan dahil kaarawan mo, anibersaryo, graduation mo. At nananalangin tayo, nagpapasalamat sa Diyos. At bukod sa pagkain, may kudakan, may picture taking. Nakangiti tayo at binabahagi natin sa kapanahunan ng social media. Masaya tayo. Yan ang diwa, espiritu ng mga piyesta, prosesyon, nobina. Kaya po, imbis na kakalad ka rin ng sarili ko, natatakot ako na baka kung di ko gawin yan, kasalanang mortal. Saya, tuwa, kagalakan, at pagharap sa Senyor, pusong nakangiti. Ating Ebanghelyo, mga kapatid, ayon kay San Mateo. Pumunta si Jesus sa kanyang bayan. Siya pumunta sa sinagoga at nagturo.
Tinanggap ba siya doon? Mga matang matatalas. Saan niya nakuha itong karunungan ito? Paano siya gumagawa ng kababalaghan? Hindi ba itong anak ng karpinterong si Jose? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? Di ba kakilala natin ang kanyang mga kamag-anak? Kasama natin araw-araw. Mukhang matigas ang mga mukha nila. Kaya si Jesus, sinabi niya, ang propeta, tinatanggap kahit saan, maliban na lamang sa sarili niyang bayan at sa kanyang sambahayan. Kaya, dahil sa kakulangan ng pananampalataya, hindi gano'n siyang gumawa ng maraming mga mirakulo, hiwaga, kababalaghan. Bakit? Kasi, kritiko. Papasalamat nga ako sa inyo. Bukas kayo. Kanina ako, madaling araw pa, nagmisa. Minsan, karanasan ko sa iba, yung iba. Oras na ba? Yung iba naman ay, yung iba naman, yung siko, nasa likod. Pakikita mo lang sa disposisyon ng katawan. Katulad doon sa ebanghelyo, sarado, kritikal. Katulad ng diwa ng unang pagbasa. Hanapin ang kahulugan sa likod ng mga pagdiriwang. Hanapin ang kamay ng Diyos. Kasi ang nakikita, yung nakaraan mo, saan ka nag-aral? Ang nakikita ni Jesus sa atin, hindi kasalanan. Hindi siya naglilista ng mga kasalanan mo katulad ng demonyo. Anak ko ito, sabi ng Diyos. Kapatid kita, sabi ni Jesus. Bagong nilikha ka na, akin ka. Yan ang nakikita. Makita natin ang may mata tayo ng pananampalataya. Makita natin ang nakikita ni Jesus. Kaya unang pagbasa, aral, ibis na kaladkarin natin ang ating sarili, meron naman tayong tungkulin ay hanapin natin ang kahulugan sa likod ng mga pagdiriwang. At imbis na maging critical, makita mo yung kahinaan, yung nakaraan, makita mo yung kamay ni Jesus sa mga pangyayari. Okay po ba? Pasensya na, medyo paulit-ulit ako, ito sinasabi ko. Yung galak at sa tuwa. Kasi po, isa sa mga kababayan natin na nanalo ng gintong medal sa Olympics. Hindi lang tagumpay ng isang Pilipino, isang Pilipina yan, kundi tagumpay ng buong bansa. Tayo po'y natutuwa, nagagalak kasi hindi po nangyayari yan araw-araw. Bakit pinapatagal ko, ninanamnam ko, binabahagi ko, yung saya, yung galak, ganyan tayo. Diba sana, kung biyayaan tayo ng Panginoon, kung nakuha mo yung medalyon, salamat sa Diyos! Bihira si Heidelin Diaz. Oh, may mga atleta dyan. I am the greatest basketball player in the planet. Di ba narinig niyo yung ganyan, mga atleta? Bihira ganyan. Sa puntong tagumpay, nagpasalamat sa Diyos. Ito'y sincero. Ito'y bukal sa loob. Mas maraming pait, alat. Hindi po ba kaysa bihira yung tamis ng tagumpay? At sa tamis ng tagumpay, sabi niya, thank you Lord! Narinig niyo ba yun? Pagkatapos niyang umiyak, pumunta sa kanyang coach, narinig mo, thank you Lord! At ang mahal na birhen, bukod sa gintong medalyon, isa pang medal,
ang Miraculous Medal. Virgin, Our Lady of the Miraculous Medal. Kakaiba, Pilipino, pananampalataya, Diyos ay kinikilala kasamang mahal na birhen. Ito po'y patagalin natin ang tuwa, ang saya ng pasasalamat. Sana po ay hindi natin makalimutan sapagkat bihirang-bihira ito mga pangyayari at karanasan ito. Sa tulong po ni Maria, Birhing Milagrosa, ni San Jose, mga ni Pedro Crisologo, na mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo San Roque, San Roque, pagtanggol niyo kami sa Delta variant. Nawa po, tayo po'y nakikita natin ang kahulugan at hinahanap natin ang kamay ng Diyos sa mga pangyayari alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin. Tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tugon po natin, Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may katapatan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga misyonero, naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga magulang ng may kapansanang mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat ng nagdurusa sa kani-kanilang tahanan o sa ospital, naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Diyos, Ama namin sa langit, nananalig kaming nananalangin sa iyo na pakikinggan mo ang aming mga mithiin. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha, tunghayan mo mga alay na nasa dambana ngayong kaming nag-ahain para si San Pedro Crisologo ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan ay aming maiwaksi sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pedro Crisologo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, panggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, panggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Maglaan tayo ng ilang sandali at ipagdasal natin ang mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, Birhing Milagrosa, ng kabayak na puso niyang si San Jose kay San mga apostol, San Pedro Crisologo, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad daw inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh, no.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin. Ang panalangin ng uliran namin si San Pedro Crisologo ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa namin ganapin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanayon kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po ang Panginoon, ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing. At sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito. Naway maalala nila ang mga pangako ng sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Sa gisag ng mga